Now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Which things also we speak, not in the words of man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man. Sabay-sabay. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo po mauna. Ang matating topic, Lord, at we pray na kami po ay yung salita kami, Panginoon. Gagalahin kami ng mga tao, Lord, especially sa katotohanan, Panginoon, dahil makita nila kung paano kayo magsalita ay base ito sa iyong salita, Panginoon, sa iyong kalooban din, sa iyong isip. So I pray kayo po ay magbala sa topic namin ngayong umaga. Kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Title po nito ay tagal na po yung topic na itong gusto ko i-topic kasi po napansin ko sa ibang, alam niyo na, sa ibang preacher especially at ibang tao din na minsan makapagsalita lang, may knowledge sa kanila sinasabi, kaso sablay minsan. Or minsan, basta lang makapagsalita, basta may nasabing parang kahanga-hanga, ganun. Yun ang nasa utak ko lagi. Ba't kaya ganito? So, hindi ko na lapatan agad ng sermon, matapakatagal. Pero kanina, ni-review ko yung mga kagabi pala, yung mga pwede ko nating i-topic, no? Kasi ang dami pwede i-topic. So, isa mga gusto ko topic, by the way, ha? Salamat iba dito, nagtatagal na, no? Active na kahit sa alaala. So, patuloy lang kayo, wala kayong mga pwede sabihin sa inyo, eh. Alam nyo naman siguro, mahalin nyo salita ng Diyos, gawain ng Diyos. Matuloy lang kayo. Yun sana yung gusto ko i-topic, kaso ang dami na rin natin doon. So ito, nakita ko to, nakita ko sa aking listahan. Dito naman tayo sa medyo specific topic, pero bandang huli, ano din to eh. Generic din. Okay, at kailangan natin lahat ito. O yung title po natin, nasabi ko na ba? Hindi, no? So ang title dapat nito is Mere Rhetoric. Pero nilagyan ko ng not. Okay, para medyo kasama na doon yung tema natin. Ayan, tema natin, ang title ngayon, Not Mere Rhetoric. Kung di kayo pamilya sa mga salita ngayon, kaya natin pinag-aaralan din. Ha? Sinabing mere, M-E-R-E, ang sabihin yan? Ha? Ha? Lamang, tama yan, no? Sabi sa Tagalog daw, basta. O lamang, pero tama rin yung pareho. Pero makukuha niya sa context mamaya, no? Sabi dito, ito tama actually, eksakto itong number one. Sabi dito, being nothing more than. Parang yun lang. Kapag sinabing mere mortal, ano yung sabihin nun? Tao lang yan, mamamatay din yan, namamatay din, okay? O kaya mere hint of spice. Yung sabihin, parang may konting ano, basta may ganun. And then, ito, iba to. Iba na itong iba. Yan ang gusto natin i-define, no? So, mere, yun lang, hanggang doon lang. So, hindi masama yun, pero ba't mo ginagamit mo? Kunwari, a mere child. Ba't mo sabihing mere child pa? Ba't di nilang child eh? Bata nga yun eh. Pero dinadagdaga mo ng mere kasi in-specify mo sa kinakausap mo na bata lang yan. Ibig sabihin, binibigyan mo emphasis yung katotohanan na bakit mo nga sinabing bata lang yan kasi alam mo na, ina-assume nung ibang tao na baka kala nung ibang tao, yung bata, marunong yan or something. Hindi naman. So hanggang dyan, bata lang yan. Okay? Iba naman, tao lang ako. Mere human. Yan. Nakakuha na ba yung ibig sabihin? Punta natin sa mamaya yan eh. Alam mo yung madalas ginagamit yan? Mere, lamang, dapat ata. Ano sabi ko kanina? Dapat eh, sabi ko kanina, di ba? Yun ang ano kanina sa ano. Yeah, so being nothing more than. Ibig sabihin, dun lang, yun lang. Pag sinabing mere, ano ba? Yun eh, kaya mag mere rhetoric. Ano muna yung rhetoric naman? Ano yung mga example ba? Mere fact. The mere fact that, ano ba ito sinasabi? Mere fact. I mean, yung fact is katotohanan. Pag sinabi yung the mere fact, ibig sabihin,
dahil nga ito yung katotohanan, wala nang gagawin mo. At wala nang sobra, walang kulang dito. Kasi state mo yung gusto mo sabihin. Okay, yung iba naman kaya huwag niyo pa-practice po yung ano, yung mga ginagawa ng iba na madagdagan lang yung salita, gagamitin yung salita. Hindi, wala namang kinalaman sa gusto mo sabihin. Delikado po 'yon, yung iba ganoon eh. Okay? Yung iba, actually, kahit dinadagdag lahat ng bago niyang natutunang salita sa sinasabi niya, iwasan niyo po yung ganun. Isipin muna bakit ginamit yung mga salitang ganyan. Actually, yun ang mga medyo topic natin ngayong umaga. Medyo ano tayo ngayon? English and literature and language. Okay? Though importante kasi yan. Okay, so ano may rhetoric? Ito, language din to. Lagi ko nabanggit sa inyo to. Pag sinabi pong rhetoric, ano yan? Rhetoric. Okay, iba yung sinasabi mo, pero tama rin yun, pero yung kinukuha natin ngayon, iba. Ito yung gusto kong kunin, no? Number 1 and 2. Ayan. Basta iba kasi, pag sinabi yung rhetoric, nagiging negative agad. Hindi naman. Pag sinabi lang rhetoric, sabi dyan, the art of speaking or writing effectively, such as, ibig sabihin, may gusto ko sabihin, pero gusto mo sabihin ng in a way na mas magiging effective yon. So parang kunwari, galit ako sa, ano ba, nice, sa tamad. Okay? So salip na sabihin ko, maging masipag ka, yun din naman sasabihin ko. Pero minsan nakakasawa na, hindi mag-gets, ang isang masipag ka. Diba? Magsipag ka nga. Eh, lagi mo narinig na yun eh. Ano sabihin? Ikaw, para kang pagong! Diba? Yung mga ganun pa eh. Para kang, mga ganun, diba? Ikaw kung para ka pang saan. So, mapasok niya yung figure of speech. Kaya, sabi ng isang aking dictionary, ganun daw. Yung figure of speech, party lang siya ng rhetoric. So, yung another tool lang siya, another style. Pero pag rhetoric, mas malawak siya, gusto mong maging effective doon sa sinasabi mo at gusto mong iparating. Amen? So nakita niyo kung gano'ng importante ito. Lalo sa mga nagsasalita, publicly. So sa college nyo, lagi may, kami may ganyang ano eh. Doon iba, natural na, nakukuha na. Kaya kayo, mga nag-preach, natututunan nyo yan eh. Nakikinig lang kayo, and then, pag pinapractice nyo na, nakukuha nyo rin. Kahit di mo alam ang tawag doon. Pero nakukuha mo. Okay? So another definition, which is pareho lang din naman. Sabi niya, skill in the effective use of speech. Kanina, yung art, ngayon yung skill. So, kaya nga naman, yung may pag-aaral o yung paraan, pag nakuha mo yun, ang tawag doon, rhetoric na rin sa'yo yun. Kasi, galing magsalita nito, ha? Malinaw, okay? Hindi yan? Yung sabi rhetoric. Yan, ano sabi, not mere rhetoric. Eh, basta positive pala yan. Bakit parang, ba't ginagawa mong negative? Kasi, kinukumpara natin sa mas importante pa. Yun lang lagi tayo, di ba? So, yun ang makukumpara natin kasi isa sa mga point yun eh. So, ngayon, dapat pala tayo, not mere rhetoric, hindi yung basta magsalita ka lang ng maganda, dapat higit pa dun. Amen? So, yun ang pag-aaral natin ngayon. Kaya ang subtitle natin, putting great speech to great use. Yun na lang, yun ang naisip ko eh. Okay? Kaya objective, of course, para yung ating speech ay kung ano yung gusto ng Diyos na gawin natin, sabihin natin, at maging effective tayo. Amen? Kasi lalo, alam nyo tayo, soul winner ka eh. So, napaka-difficult subject, paano mo yan di ba? Paano mo papalunok yan? Paano mo maniwala yung tao dyan kung ikaw hindi magaling magsalita? Okay? Amen? So, again, di ganong kagaling yan. Basta effective. Mamaya, may points tayo dyan. Okay? So, again, may kinalaman to soul winning. And then, public speaking na rin. Mga lalaki, especially, at maraming babae magaling mag-speak. Pero maganda sa ibang lugar. Amen? Okay. So, not mere rhetoric. So, ano po muna yung context itong ano nito? No? So, actually, binalikan ko po yung ate kasi natapos na natin 1 Corinthians, 2 Corinthians. So, napansin ko nga, hindi tayo masyado nag-focus doon kasi inaano natin eh. Tsaka yung part na yon medyo sinama ko lang to pala. Parang kinulang tayo, kinapos tayo yung title natin doon is parang ano ba yun? About Jesus eh. Ito parang Jesus, the Christ, ano ba yun? Christ, the power of God. Yan, yung topic natin nun. So, pero, maganda rin yun. Pero, dinagdag natin yung first part dito, kaya hindi masyado nadaanan. Pero, ngayong maga, at kung abot tayo mamayang hapon, wag na.
Tapos natin yung umaga. Okay? So, focus tayo sa ating speech. Kung paano tayo magsalita, kasi napakahalaga po niyan. Kung alam niyo po, may alam niyo ba yung mga taong walang ginawa, magsalita lang, kumikita? Alam niyo ba yun? Though again, di laging positive yun, ha? Announcer. Ganun lang po noon. Alam niyo ba yung sa sumikat doon, yung nagpauso ng Let's Ready to Rumble! Yun lang ginagawa noon. Kumikita na. Hanggang ngayon, siya pa rin yung andun. Kasi sumikat na siya, eh. Hindi lang yun. Iba naman, talagang mga speaker-speaker. Ngayon, yung mga dating presidente, talagang kumikita yan kasi yun ang kanilil, eh. Privilege sila, magsalita sila, doon din nila lagi totoo. Yung mga school, ito yung dating presidente, ha? Binabayaran po sila doon. Nagkakaintindihan ba tayo? So, huwag niyong masamayin yan. But especially ako, mahihayin ako dati, kaya ako hindi ko na-appreciate yan. Pero natututo ka rin. Pag natuto ka, especially, again nga, pag importante yung topic, natuto ka. Ngayon, kaya minsan naasal din ako sa mga nagsasalita, public. Minsan, walang pinapatunguan. Minsan, pang sarili lang, eh. So, bandang muli, sige, bahala ka dyan. Pero tayo, as Christians, lalo na magiging preacher ka, napakahalaga niyan. And therefore, dapat, may develop din natin skill kung paano yung katotohanan ng Panginoon, napaka-importante, may deliver yun. In such a way na pag naintindihan lalo nila, mapasa puso pa nila, dadali nila yan, ituturo na nila sa iba. Amen? Amen. Pero ngayon, ito nga yung, in addition to that, para madagdagan pa yung ating pag-ibig salita ng Diyos, katotohanan ng Diyos, para i-deliver yan. Kaya kinokontrast natin ngayon yung negative, doon ako nanggagaling ngayon, yung mere rhetoric na tinatawag. Yung makapagsalita lang, yung galing na sinabi mo, ikokot nga kita. Sabi nga pala ni Tony Stark, ay ganyan, ganyan. Ganun na yung mga labanan ngayon, eh. Ni Yoda, ano sinabi ni Yoda? Fear. Lead to confusion, eh. Ano ganyan, basta ganyan, eh. With great power comes great responsibility. Nasa Bible ba yun? Wala, sabi Spider-Man yun. Actually, si Uncle Ben. So, napakipuntante na yung mga sinasabi natin, sabi nga sa Bible, parang naging oracles of God. Amen? So, hindi ka lang basta yung tipong tao ka na pag nakapagsalita ka lang kasi gusto mong magpapansin. Kaya anong unang maisip ko, sabi nga nila, nag-iisip ka ba sa dila mo na narinig na ba yun? Hindi pa. Ganun ka pag parang hindi ka nag-iisip. Ay, nasabi ko ba yun? Anong sabi yun? Hindi ko rin alam, eh. Kasi nag-iisip ka dito. Ano mo sabi? Tuloy-tuloy lang. Ano. Obviously, sa utak ka pa rin nag-salita. Pero, salita ka lang salita. Ano na sinabi ko? Sinabi ko yun. Ay, nakakahiya. Kasi dapat nag-isip ka muna. Amen. Amen. Ganun po tayo bilang mga Kristiyano, malalim tayo po, iba tayo sa iba. Isa yun sa mga points din dito. Amen? So, umpisa na natin. So, again, title natin, Not Mere Rhetoric. Hindi tayo dapat makapagsalita lang at makapagsalita ng maganda. Wow! I-quote ko yan. Wala palang kwenta. Ganyan yung asan yung napansin ko sa mga evangelical, mga sino-sino man yan. Matutuwa ka na rin kahit paano Kristiyano. Ina-associate nila sa Christianity. Kaso, pag puro ganun, sablay yan. Ito yung makikita natin dito. Amen? So, yun ang context yan, ha? So, basta si, again, ha? Another context itong mas malaki. First Corinthians, ang sikat po dito, sinulatan sila ni Paul. Of course, kasi may nag-away-away. Isa yun. Sa mga problema sa kanila. Kaya, ang banat ni Paul dito, pinaalala ni Paul sa kanila kung paano siya naging nag-minister sa Corinthians. Hindi siya yung tipong katulad ng iba. Kaya ako, minsan, naaasal ako sa mga false teaching, false teacher, false churches. Hindi dahil insecure ka na gusto mo mapunta yung tao dito. Isa yun din yun, sana. Kasi kawawa sila dun, amen? Amen. Pero kaya maaasal ka kasi ginagaya lang na yung Christianity, yung maganda sa Christianity, bandang huli, kung saan lang sila makikinabang. So, wala silang nire-risk. Bandang huli, ayun, doon sila mamaya punta tayo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. So, umpisa na natin to. So, again, dapat, kahit hindi ka preacher, ganito ka. By the way, yung bago makalimutan, ako tuloy. Basta, di naman nag-preach, eh. Kaya minsan, kayo kausap ng young people dyan, di ba?
Kayo, lalo kayo, lahat tayo. Pag nagmamature ka na, may, sabi ko, mag-train nyo si ganyan. Ito yung kailangan niya, ito yung hindi niya kailangan, ito yung kailangan niya marinig, kailangan niya ng encouragement. Kung ikaw, wala ka man lang wisdom sa sinasabi mo, makapang-asar ka lang. Diba? Magmagaling ka lang. Talo tayo dyan. Kailangan natin yung mga batang yan, matututo sa atin yan. Kung may wisdom tayo. At ako ay hindi ano dyan. Talagang nakinabang din ako dyan. Ganun yun eh. So, pastor, tituluan yung congregation and then kayo-kayo, tayo-tayo, magtutulungan. Amen? Kaya dapat yung ating speech ay maayos. So, tuloy na tayo. Kaya ang pinaka-ano natin dito, great speech should we should use. Ano ba ito? Great speech we should use. So basta yung characteristic ng mga ano na lang, ng great speech, yung maayos na salita. Not mere rhetoric. Okay? So number one, ito na nga, ito yung mapansin nyo dito eh. Sa, kaya, ang nangyayari nga sa ano ito, pagalingan na sila eh. Naalala nyo, pag yung Corinthians 1, ito yan. Ingatin yung ano. Sino ba yun? Ito yung pinaka-una dyan eh. Ayan. So sabi niya, may sinabi sa akin, nag-aaway-aaway daw kayo. So yun, simula lang, nag-umpisa lang daw kasi maayos na church na yun eh. Established na, kaso nag-aaway-aaway, bakit? So alam ni Paul, may something siyang dapat gawin. At kaya nga napunta siya dito sa chapter 2, pinaalala niya, nung ako pumunta dyan, di ako nagmamagaling lang. At nagpa-impress ako dyan, magaling ako, dapat kayo magaling at pagalingan tayo. Hindi ganun. So kaya sinabi pa rin sa chapter 1, nakapokus sila kay Jesus, di ba? Christ the power of God. Pero dito, chapter 2, focus tayo sa speech, kung paano tayo magsalita. Kaya sabi niya dito, and I, brethren, when I come to you, naalala niyo ba? Came not with excellency of speech of or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. Sa Tagalog, kung pumunta ako dito sa inyo, hindi ako nag-aral na ano, alam nyo, ano yung pagkaganda ng mga speech ngayon? May mga nag-enroll lang ganyan eh. Speech power, gano'n ba yan? Yung mga parang magaling kang magsalita. So again, di naman masama yung masama. Pero iba, minamaster yan. At sabi nga sa inyo, yung mga modern preacher ngayon, pansinin nyo, walang pulpit, walang Bible, kabisado nila, sabihin nila. So in a way, magaling, in a way, loko-loko. Kasi may nagdidikta sa kanila niya, kaya pare-pareho din sila. Napansin niyo ba yon? So ang gagaling niyan, sa philosophy. Gusto nilang gawin ng maraming tao yung anong gusto nilang ipagawa sa kanila. Hindi sa Bible. Kaya ang ginasabi ni Paul dito, kumpara niyo ako, hindi ako ganun. Siguro, imagine si Paul, parang ako nung isimula dito. Kaya nga, pasalamat sa mga nag-umpisa dito. Amen? Natsaga nila ako. Amen? E ngayon, medyo nag-improve na kahit paano. Dati, hindi ako ganito. Malala. Ganun din si Paul. Sabi niya, naalala niyo ba yun? Kasi kinausap siya ng Diyos. Alam niya yung gagawin niya. Pero hindi siya nung kagaling magsalita. Lalo pag maraming tao, nakakahiya. Hindi mo alam yung expect. Siguro kaya utal-utal din siya. Parang si Pastor Reyes dati. So ba't niya sinasabi yun? Di ba siya nahihiya? Hindi. Actually, gagamitin niya yung springboard. Alam yung springboard. Hindi niya hinihiya yung sarili niya. Ang sinasabi niya ngayon, mas maganda yung ganon na nag-umpisa siya, hindi siya magaling magsalita. Maganda yung magaling magsalita, pero siya hindi ganon. Kasi nga, may kukumpara siyang mas magandang bagay na dapat matutunan itong mga ito, kasi sila mag-away-away. Kasi hindi nang gagaling yan sa sarili nating wisdom, parang ganon. Kaya point number one, not mere rhetoric. Number one, not mere excellent speech. Maganda yung magaling magsalita. Marami kang vocabulary. Maganda yung boses mo. Parang announcer sa radyo. Ganun yun eh. Pwede, may sabi pala sa akin. Hindi ko alam, binobola ako. Ay, isang ganda ng boses. Kasi magminsan mga meeting namin sa ano lang. Ewan ko, totoo. Maganda rin siguro yun. Amen? Sa Moraya family, ang magaling dyan, si Pastor ano eh, La Rosa. Ganun yung kanyang ano eh. Kaya minsan, ginagaya ko. Maganda bang pakinggan yung in a way parang eh. In a way, nakakahalina ba? Uy, lalaking lalaki, announcer.
Kahit mali sinasabi, iba yun. Kaya, pero si Paul Zinia sinasabi, hindi nga ako ganun! And I don't care! Kasi, ang ginawa ko lang nun, ano sabi niya dyan? Declaring unto you the testimony of God. So, ibig sabihin, alam niya yung dapat niya sabihin, hindi niya muna inaral kung paano magsalita ng maayos at magaling. Inaka-impress, magsalita lang, ay, galing. Sinong sikat dyan, ganun. Ni-inaral yung kasi nga, mas importante sa kanya na malaman lang ng tao, ano bang sinasabi ng Diyos? Ano bang ginawa ng Diyos? All through those years, sa kanila, and sa Old Testament, ilang nasa isip niya eh. Nasa pakailang, ay, si Paul naman, ang pangit magsalita, utal-utal, hindi niya na inisip yun. Nakita niyo ba yun? Again, hindi ako sinasabing hindi maganda yung magaling magsalita. Maganda nga yun, kaya nga magaling magsalita eh. Naaaral po yan, napapractice yan. Pero ang ginasabi natin ngayon, hindi lang basta ganun. Not mere rhetoric, not mere excellent of speech. Hindi natin gusto yun. Dahil yan, madaling magaya yan. Marami na mga post-teacher, yan nga ang dyan sila nag-master eh. Minaster nila yung paano nakukuha yung atensyon ng mga tao. Amen? Ngayon, walang pulpit yun eh. Ganyan-ganyan pa yun. Ganyan. Talaga nakakahalina lalo sa maraming tao na yung attention niya, span niya is nawawala agad. Amen? Ganun yun. Ang ganda ng mga platform nila. Sumusunod sa kanila yung ano. Spotlight. Ano man yan. Sipal lang pa kailan dun. Nag-umpisa ako dito. Ang ginagawa ko lang naman, nasabihin ko lang naman yung ginawa sa akin ng Diyos, eh ba't ko kailangan mas magaling magsalita? Okay, so again, sana naitindihan siya sabi ko, magandang magaling magsalita, pero yung mas importante ba doon, yun ang unahin mo. Kahit po yung mga pare, ang galing magsalita niya, pero hindi ko alam, ba't nina-apply? So, siguro, wala na eh. Siguro, alam mo, anong requirement na akin. Kahit naman mga pare magsalita, antok, hindi lang antok eh, talagang parang ang mapapaano kasi wala, hindi kaya kinakausap. Parang robot na ewan. Minsan subukan natin. Sino na? Ngayon, yung mga nasa tele ba yan, mga galing na yan, mga galing. Mga sobrang hipokrito na yan. Pero, yung mga ordinaryo kasi minsan nasa naano sa chapel, so ganyan. Kahit yung San Mateo, ganun yung mga paano. Wala nang pakailan mo, makikinig ba kayo? Hindi. Eh dito, hindi pwede yun. Kaya ngayon, nag-improve din ako. So sana nakuha niya. So number one, not mere excellent speech. Maganda yung excellent speech, pero hindi lang ganun. Hindi lang hanggang ganun dapat tayo. Number two. Sabi dito, four, I am determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. Sa Tagalog, ako'y determinado na makilala, actually, hindi makilala, not to know eh, anything but or save Jesus Christ. Pag-ito, English lesson tayo. Ano yung sabihin niyan? Double negative po yan. Ha? Sa Tagalog siya sabi niya, hindi ko gustong makilala kayo kung hindi si Jesus Christ. Ano sabihin nun? So, pero siya sabi niya, gusto kong makilala sa inyo si Jesus Christ. Pero actually, gusto niya rin tayo makilala. Pero, ang sinasabi niya actually dito kasi yung, again, yung mga taong makasarili, ang ginagawa nila po, ito yung tanda niyo dito, yung kahit mga pastor, ito yung katisuran eh. Kinikilala nila yung tao, titignan nila kung saan sila makikinabang. Paano nila kukontrolin. Yun ang kinukonta dito ni Paul. Kung aalamin niyo yung context dito, kasi yung kanina nga, nag-aaway-away na eh. Kasi pag nag-aaway yan, kasi nagpapagalingan. Bakit nagpapagalingan? Kasi feeling magaling. Yun ang binabaliktad ni Paul. Ako nga, hindi ko nga kayo kinikilala sino mong magaling dito para ako'y paglingkuran nyo. Hindi nga siya ganun eh. Hindi lalo tayo dapat. Ano ibig sabihin nung gusto niyo makilala si Kristo sa kanila? Ibig sabihin, parang ako nung nag-iimpisa kayo dito, hindi ko alam lahat ng gagawin natin eh. Ako, ang dami kong di alam. Na-observe ako sa labas, di ko nung pinangarap yan. Pero andito na ako, anong gagawin ko ngayon? Saan ko matututunan nyo? Bukod sa Bible, minsan sa inyo rin, sa mga mananampalataya. So kaya habang ginagawa mo yung misteryo ngayon, natututunan mo, nakikilala mo ang mga tao, pero sa higit sa lahat, yung Panginoon na nagpapagawa sa akin, nung anong pinapagawa niya sa akin. Natindihan nyo, medyo mahaba yun ha. Pero sabihin, gusto niya ang makilala si Jesus. Ngayon yung point ko, medyo baliktad nun, pero sakto pa rin. Okay? Sabi dyan, I determined not to know anything save, pag sinabi pong save, kung hindi, okay? Hindi kaligtasan yan ha.
yung English na term na save, parang yung, like yung example, yung sinasabi sa Bible na 40 stripes, save one. Okay, pag sinabi 40, faulty. Pag sinabi save one, except one. So, yung sabihin, 39. Yung sabihin na, hindi ba yun? Okay? Kaya yung sabihin yan, gusto kong makilala, hindi ko kayo gusto makilala, except si Jesus. So, yung sabihin nun, gusto ko yung makilala. Naintindihan nyo ba yun? Pag double negative, yung bigyan ko pa yung sabihin, baka na iba yung, baka na huli yung iba eh. Pag sinabi kong, no nonsense, ano yung sabihin nun? Hindi siya walang sense. Ibig sabihin nun, may sense siya. Okay, pag sinabi kong, ano yung mga example dyan? Hindi siya, not a few. Hindi konti, ano yung sabihin nun? Madami. Okay, nakuha niya na, double negative. So, kaya dito, ang point natin dito, pag ikaw yung nagsasalita, hindi lang mere excellence of speech, number one, pero dapat, gusto mo rin silang makilala. Okay? Determined to know. And hindi nyo, gusto mong makilala pa nun, may not nga eh. Kaso may save. Okay? Kahit ako hindi masamuntala sa pinag-aralan, naintindihan ko yan. Okay? Ibig sabihin niya, ulitin ko ha, for I determine not to know anything. Ay, hindi niya gusto matuto? Hindi, save Jesus Christ. So, ibig sabihin, gusto niya matuto. Kaya so, si Jesus lang. Pero again, yun yung pinaka-ultimate eh. Kaya point lang natin dito, na dinagdag natin dito, na nakita natin sa ating topic. Ano, number one, not mere excellent of speech. Pero number two, pag ikaw nagsalita, dapat also intend to learn from the conversation. Dapat gusto mo rin matuto. Amen? Ganun po yan, kasi ito yung pansinin sa mga hindi effective speakers, saka mga yung mga hindi tuloy na lingkod ng Diyos, hindi niya gustong malaman, hindi niya gustong paglingkodan talaga. Isa sa mga ginagawa nila, magsalita lang, hindi na nagtatanong, ayaw niya matanong siya. Tandaan niya. Kasi pag tinanong mo siya, tama yung tanong mo, ano lalabas doon? Diba? Mali siya. Okay, ngayon ako, sa ganitong setting ha, kanina, Sunday school tayo, pwede tayo magtanong ngayon, huwag naman. Kasi may magugulo eh, amen? Yung train. Pero pwede tayo magtanungan. At, pag ikaw yung nagsasalita, para hindi mirotoric, na ito yung gusto kong ma-accomplish, sasabihin ko yan sa paraan na pagkatapos itong speech na to, okay, kung ano sinabi mo, totoo na yun. Paano mo gagawin? Isa sa mga paraan ay, yun nga, gusto mo rin matuto. Kaya mapansin nyo sa atin dito, hindi natin pwede broadcast na ng maramihan na ano eh, na marami siguro matututo, pero hindi katulad ng iba na pwede mo i-broadcast and then tuloy-tuloy kasi yung kanilang speech. Okay? Sa atin hindi. Pag nakita ko may nag-ano dito, i-address ko agad eh. Kasi nga, maliit lang naman tayo. Amen? So, yun yung gusto kong sabihin dito na not me rhetoric, ayoko lang gustong malaman nyo yung gusto kong sabihin, pero gusto ko rin matuto sa inyo. Kasi kayo rin yung magtuturo sa akin minsan. Amen? Kahit alam ko na yan, minsan, baka may hindi saktong-sakto. Depende sa response nyo, kung pare-pare tayong naglilingkod sa Diyos dito, at inaanap ang katuwiran ng Diyos, matututo tayo sa bawat isa. Amen? Sana nakuha nyo yun. Nag-iinit ako dito. Number one, not mere excellent of speech. Number two, also intend to learn from the conversation. Kaya pansinin nyo rin dito sa three. Sabi niya, I was with you in weakness. Bakit? Again, ba't niya sinasabi ito? Kasi dapat maintindihan ng tao na kasama nila si Paul. Gusto niya matuto, kasama sila. Hindi yung pumunta, okay, ako si Apostol Paul. At asabihin ko, parang diktador. Parang, ganyan ba yung mga instructor niya sa ano? Oh, day number one. Oh, ako nga pala si... Simula ngayon, ganito ang mga rules. Oh. In a way, tama yung pero si Paul hindi ganun eh. Kasi mas gusto, again, not mere rhetoric. Hindi niya gusto lang, sundin siya. Hindi lang basta magaling ako, sundin niyo lang. Hindi. Kasama nila si Paul in weakness, in fear, and much trembling. Ibig sabihin, pag may mga panahon, Pastor, okay, Paul, anong gagawin natin? Umintulaw tayo kasi pandemic, anong gagawin natin? Ha, alam ko na yan. Hindi. Nung una, takot din siya. Amen? Yung sinasabi dito, may mga darating na pagsubok sa atin, hindi mo alam exactly mangyayari. So, kasama natin tayo bilang church, aaralin natin yan kung paano tayo susunod sa Diyos. Naintindihan niyo yun? Kaya not meritoric eh. Hindi yung magaling ka lang, alam mo na lahat, day one, ang gagawin nyo, bibigay mo yung rules mo sa kanila, and then, walang aalis dyan ha. So ngayon, meron tayong mga non-compromisable, okay, na bagay, okay?
mga fundamental. Kung tayo, si Jesus ay Diyos. Hindi natin babaguhin yun. Amen. Pero yung gagawin natin pag nagka-pandemic ulit, eh, tingnan natin. Na ibang baston na huminto, pero tayo hindi. Anyway, sana nakuha nyo yan. Number one, not mere excellent speech. Number two, also intend to learn from the conversation. And then, ito yung isa sa mga highlight dito. Eh. Inulit niya lang. Pero may binanggit siyang karakteristik ng speech ng iba na hindi dapat natin gayahin. Na minsan pwede natin gayahin. Pero wag lang ganun. Kaya nga title natin, not mere rhetoric. Ano yung magandang bagay dito? Sabi niya, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. Doon muna tayo. So yung wisdom ba maganda? Yung enticing words, maganda ba yon? Ano yung enticing? Yung nakakahalina. Gusto kong makinig kasi ang galing niya. Ang talino niya, ang galing. Matututo ako. Hindi masama yun, di ba? Maganda yon. Eh, ba't sinasabi niya, hindi siya ginawang gano'n. Hindi gano'n ang ginawa niya. Kasi nga, again, ang context nito, malalim na sa kanila. Noong time nila, for example, siguro, ang galang ginagawa ng mga preacher, parang nakikinig sa kanya lahat, nagalangin siya, gusto ko rin doon. Ayun, nagpagalingan na. Kaya ngayon, tinataas ni Paul dito, hindi yun ang mas importante. Importante yun, maganda yun, pero hindi yun ang pinaka-importante. Not mere rhetoric, amen? Kaya number three, not mere enticing. So again, maganda, ginagawa natin yan, mapansin nyo naman yan, di ba? Masyara, binubola natin iba dito, hindi naman, totoo rin naman, amen? Ah, sinabi ko, si pogi-pogi talaga ni Chris Wayne. Ay, mababalik ulit ako dun. Pogi pala ako eh. Ay, totoo naman yun. Pero, hindi lang ganun. Bandang huli, kaya sinasabi yun. Kasi, nabipicture ko, sana yung mga ganitong kabataan nandito sa Diyos, narututong salita ng Diyos. So, hindi pa rin sinungaling yun. Pero, kaya sa ganito, hindi lang ganun. Hindi lang basta mahalina kayo kasi ang talino. Di ba? Kasi alam natin, minsan, pakita mo sa kanila, hindi ko alam lahat. Yun ang totoo naman. Amen? Amen. So, eh, paano nga sila mahalin ng pastor eh? Kaya nga yung mga post-teacher, ano yung mga inaano nila? PhD, MM, ano man yung nilalagay sa pangalan nila eh. Kasi yun ang objective nila. Uy, magaling yun, PhD yun, ano man yung DD na yan. Masters of ganyan-ganyan. Ano, makinig tayo doon, okay, Pastor Ace, ano ba si Pastor Ace? Wala yun. Di ba? Pero yun na nga yung pinukumpara natin, yung man's wisdom and enticing words, hindi lang ganun. Hindi lang mere enticing. Amen? Amen. Ganun tayo dapat. Eh, maganda nga pas na yun, di gawin mo na rin. Eh, pero hindi lang ganun. Kasi yung madaling gayahin nyo, kahit unbeliever, pwedeng gawin yun. May mga, sabi nga sa inyo, meron akong lesson dito. So, isa-isayin ko sa inyo eh. Ang ganda ng lesson niya, natututo rin ako. Sabi niya, huwag din lang masyado tuloy-tuloy. May konting pause. Mga ganon, yung ibang bagay, uulitin mo. Ang galing eh. Inaaral ko din. Kayo din, aralin nyo. Pero hindi tayo dapat hanggang doon lang. Amen? Pag nag-aaral ka ba, di ko na next, di ba? Ano yung pre-preach ko? Paano ko sasabihin to? Unahin mo muna yung katotohanan. Yung style, dating na yan eh. Pag lagi mo nang ginagawa, lagi mong ginagawa, eh, paano mo nag-master ka doon sa ano? Lalo nabanggit ko sa inyo last time yung ano, di ba? May kailan lang. May ginagaya, pati yung ubo ni Jackals, ginagaya eh. Ginagaya, pangit pakinggan eh. Kasi alam mo, hindi natural eh. Pero ganun lang, kasi ganun eh. Kala niya yung nagpasikat kay Jackals, di naman. Amen? Next. Ano yung characteristics ng great speech na dapat natin gamitin? Not mere excellent speech. Also intend to learn from the conversation, not mere enticing words. Yung next, yun na lang sinunod natin dito, yung wisdom, okay? So again, maganda yung wisdom, pero not mere wisdom. Eh, magaling nga yun, pero hindi lang hanggang ganun. Kaya in-specify nyo dyan, man's wisdom. Eh, ginawa tayo ng Diyos, matalino ng Diyos, ang tao, matalino rin, hindi okay nga, pero hindi lang ganun. So paano mo kumpara yung magaling lang na tao sa galing ng Diyos? Dito, for example, yung mapapansin mo, especially sa preaching eh. Yung iba, ang style na talaga, yung iba, kaya napansin ko iba na, alam mo, hindi na demonstration ng salita ng Diyos. Yun yan, naghahanap lang sila ng
nakaka-entice. Uy, sinabi daw kaya iba, ganun ginagawa. Kukuha sa internet ng sermon, ulitin ko na lang to, siguro. Magaling to kasi nasa internet to eh. Eh, hindi naman alam ng mga tao yun. Kaya pag nasanay sila to, pag quote-quote ka kang kanino, halos lahat, binasa mo na dyan. Napansin nyo yung, ito lang po yun, hindi pala gumana yung printer ko, kaya hindi gumana eh. Yung mga outline ko po, talagang outline lang. Bakit? Yung mensahe, nasa puso ko na. Amen? Nasa Bible, nasa puso ko na. Ito outline lang, parang di akong maligaw. Yung mga binabasa, kinote nga pala ni Spurgeon, na ganyan, eh, supposedly ako, sino ba yung Spurgeon na yun? Ah, siya pala yung Prince of Preacher. Ha? Sino nagbigay sa kanya ng title na yun? Calvinist pala, ayoko na. Ah, hindi ka makikinig dyan. Alam mo ba, nung panahon niya, napakalaga ng church. So, maano ka na sa tao? Hindi na yung, again, yung lagi ko ng illustration sa inyo, yung nakausap ko na kaya siya nagturo. Nagturo pa lang yun, ha? Yung nagmamalaki na, nagturo. Nagturo pala ako sa Bible school na. So anong yung sabihin nun? Nagturo ka. Ngayon, pinag-usapan natin yung tama at mali. O ngayon, pag-usapan natin tama mali. Kung 29, 27 years na nagturo, tama ba o mali? Yun ang usapan natin. Hindi yung nagturo ka lang. Ganyan po yung mga style ng pagtao-tao lang. Amen? Parang last Thursday pala. Kaso live mo yung Thursday. Ang title namin ng Thursday is ano? Ang hirap ng title natin eh. Basta ang title lang din, parang yung sabi doon, Isaiah 2:22, cease from man. Kasi huwag kang masyadong umaka sa tao. Yun na yun. Wherein shall man be accounted of? Okay? Huwag kang masyadong umaka dyan. Pero ngayon, exactly, ganyan na nangyayari. Pag sinabi mo si Abante, mali dyan, eh, ikaw ba? Nagawa mo yung ginawa niya ni Billy Graham. Pati ni Mother Teresa, eh, ikaw ba? Nagawa mo. So, kailangan mo gawin yun parang malaming totoo. Ano ba yun? Parang ganun yun sa pandemic na naman. Sorry, ha? Lagi na mapasok yung pandemic. Sabi niya, eh, doktor ka ba? Paano mo nasabing namatay yun dahil sa bakuna? Eh, kasi may kilala ako. Pagkabakuna, namatay, nanghina. So, kasi naka-100 akong ganun. Kailangan mo maging doktor para malaman ko na may connection yun. Sige nga. Pero ganyan yung mga yan. Pag naantiwala nila sa tao, sa logic, wala na. Sa Bible, ano ko sinabi sa Bible yan? Ayan, sinasabi ni Yesha kanina, eh, sinabi ng teacher ko, ng scientist, na ganyan, ganyan. Eh, sinabi ng Bible, iba. Kanino ka magtitiwala? Master nga sila ng ganyan. Sino nagbigay sa kanila nun? Pag kinunta nila yung Bible, di na sila master. Sabi nga, Panginoon, don't call yourself master eh. And teacher, and rabbi. Magkakaintindihan ba tayo? So, not mere enticing, not mere wisdom. May wisdom nga nakita. Eh, hindi lang ganun. Dapat, ikukumpara mo ngayon sa, tuloy natin dito. Ano naman yan? But, in demonstration of the spirit of and of power. So, ang kabaliktaran daw pala ito, para mayroon ko tayong, mayroon tayong clue. Eh, basta namin sabihin mo ng ano, hindi nga wisdom eh. Yun yan, alam natin, di ba? Not wise ka. Intindihan mo yan. May kabaligtaran yun. Ano yung kabaligtaran nun? Hindi siya entirely kabaligtaran, ha? Kino-contrast nga, eh. Naalala niyo lang yung sinasabi ko. Para maintindihan natin yung katotohanan. Okay, naintindihan ko yan. Kaso i-contrast natin yung mali. So, pag dinescribe mo to, lalong maiging malinaw yung kanilang pagkakaiba. Ganon din dito. So, hindi tayo dapat mere wisdom. Dapat, sabi dito, demonstration of the spirit of power. Medyo nabanggit ko na kanina, eh. Especially sa preaching, soul winning. Yung iba, may soul winning sila online. Okay naman yun kung wala talaga. Pero anong tatalo ba yung personal evangelist? Walang tatalo dun. Haharapin mo mismo yung tao. I-expound mo yung salita ng Diyos. Paano maligtas? Yung demonstration. But spirit? Ano ba yung kumukonek sa spirit ng tao at sa Diyos? Spirito ng Diyos. And then lahat po yan sa Bible. Okay, pwedeng nakinote mo sa Bible, pero yun pa rin yun. Pag kinote ko, nag-speech ako about the Bible, hindi lang about the Bible, i-preach ko, yun mismo yun, halos parang binasa ko rin sa inyo. At in-expound ko lang. Amen? So, yung sabihin ng demonstration, ginagawa mo, alam nyo yung demonstration, di ba? Okay, mga nagbebenta sa magaling po aming produkto, kung nasa box lang yun,
Hindi mo alam, kailangan ko pala yun. Kaya de-demo yung mga galing na ano, di ba? Oh, ma'am, sir, ganito rin ang ano niya, nakaw. Antang dito, nakalapel din yan, di ba? Oh, sir, ganito yan, nakita. Oh, ang galing na, bibili na ako, kahit hindi ko kailangan. So, dinidemonstrate mo, kitang-kita mo ba? Ah, ganun pala yun. So, sa atin, paano mo kayo demonstrate yung kapangyarihan ng salita ng Diyos? At ng Espiritu? Paano? Eh, ganun po siya, nanginginig siya. Hindi, kalokohan yun. Napag-usapan natin, ito yung pinaka-highlight natin eh. Eh, paano ka masabing ito? Pasto? Eh, may wisdom nga rin yan. Eh, kailangan mo rin ng wisdom. Paano mo mapapag-iba, madidistinguish yung demonstration of power and Spirit of God sa mga nanginginig or yung magaling magsalita, katulad ni Billy Graham, CCF. Ano? Eh, Bible din yun. Paano nga? So, dapat lagpas sa galing ng tao. Ang galing ng tao, hanggang doon lang yan. Vocabulary, speech. Yun ba, magpapatawa pa, di ba? Isa-isa mga way eh. Magpapatawa ka, gagawin mong patawa-tawa yung kalaban, di ba? Minsan, party talaga yun eh. Pero paano malaman ito yung pagkilos na ng salita ng Diyos, sa Espiritu ng Diyos? Paano malaman yun? Eh, kung di ka ligtas, di mo malalaman yun. Mamaya, sabihin sa 14 yun eh. Okay? So, paano nga? Yan ang alamin nyo. Alam nyo na yun. Saan nyo nakikita yung madalas? O nakikita nyo ba? O hindi? Pasto, abang ko yan. Oh, magandang sight yan. Kailan kaya mangyayari sa akin yan? Sino nag-aabang pa? Sino nakakita na lang ganun? Demonstration of the Spirit and of power. Sino nakakita nun? Sino? Saan? Kailan? Amen? Saka, kailan pa? Doon lang? Isang beses lang. Ano pa? Preaching. Amen? Amen. Walang di ata kayo, Philip. Eh, basta nagsasalita ka lang dyan eh. May sigaw ka lang dyan eh. Kaya ito, medyo inaano na sa YouTube para makita ng iba. Iba to. Hindi, nagsalita ka lang. Hindi. Pansinin mo, anong katulad si Billy Graham, pag nagsalita tayo, may mga makapangyarihan, mga katotohanan din. Pero hindi, lalo yung mga, especially ibang topic na medyo, alam nyo na, hindi madaling itakel. Paano mo ipo-persuade yung mga tao, for example, sa ngayon, ang dami na na-brain mo sa mga bakla, kunwari. Paano yun? Hindi madali yun. Noong ngayon, kung may koleksyon ka ng mga facts, okay din yun. Pero bandang muli, sisisigam mo yun, eh, ibig sabihin. Susuportahan mo yun ng bukod sa facts, sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Eh, paano yun? Basahin mo lang. Hindi lang din. Sabi dito, nililid ka dapat ng Holy Spirit na gawin mo yan. Sabihin mo yan. Paano mo sabihin yan? Hindi lang basta yan na galing magsalita. Hindi ako papayag ng ganun. Hindi ko natutunan ng ganun yun. Amen? Amen. Kaya nung naalala ko ito, nag-Bible study kami nilabad. Kasi Bible study, iba yun eh. Hindi mo buhos lahat dun eh. Doon po, pag ganun, puro facts lang. Pero dito, every preaching, okay, so again, lang siya sabi, importante yung soul winning sa labas. Pero dito, paano nga tayo matututo, ma-edify? Sa daming challenge na nasasaluhin natin, may encounter natin as a church, paano? Ito na yun. Kaya ito, binibigyan natin ng malaking time to. Amen? Amen. Importante, makinig ka dyan, mag-isip ka, sa puso mo, habang tinatanong mo, kaloob mo pa ito ng Diyos, paano? Ganun yun. Kaya minsan, kaya nakakasa pag may maugulo. Ito na nga lang. Yeah, binubuhos na nga yung blessing. Ang gulo nyo pa dyan. Anong makukuha mo dyan? Wala. Yung attention mo kasi, ganyan-ganyan. Anong natutunan mo? Ayun, sumigaw si pastor. Yun. Kamusta yung preaching? Ayun, kung ang galit na galit siya, siguro yung pinagdadaanan. Ha? Yung nakikinig eh. Men! Okay, tapusin ko na to. Kaya pa to. Meron pang apat. Ha, tatlo na lang. Number one, not mere excellence of speech, not mere enticing. Number two, medyo iba. Also intent to learn from the conversation. Number four, three ulit, not mere enticing, not mere wisdom. Number five, hindi na mahirap to, pero subukan natin ha. Ano sabi dito? By the way, ito pala yung number five, sorry. Verse number five, ito pa yung inulit lang niya, no? That your faith
Kasi mga sinasabi sa inyo, doon kayo nakahang, di ba? Totoo ba yun? Hindi. Gaano ka totoo yun? So dapat yung sinasabi niya, nakahang siya doon, pero hindi lang daw sabi tatayo sa wisdom of men. Magaling siya kasi magaling siya. Si Pastor A, siya lang yun. Pag iba na yung pastor, the same Bible, the same, hindi ibang, iba na yung style ng pastor, iba na eh. Pero same spirit, hindi ka maniniwala doon. Iba ganun, hirap na hirap maka move on. Pag yung paborito nilang preacher, hindi na sila makamove on sa ibang preacher, iba na yung mukha, iba na yung style, ayoko na yan. Saan ka na nakatayo? Sa wisdom of men, magaling siya? Or yung kabaliktaran, or in the power of God? So dapat believe ka pa rin kung kalooban ng Diyos, wala na yung paso, patay na, kung ano man yan. Anong gagawin natin ngayon? Iyak na tayo. Hindi. Pag-pray mo lang kung kapangyarihan pa rin ng Diyos yan, Bible pa rin yan, yung pa rin yun. Diba, alam, kailangan niya lang matuto ng ibang bagay, pero yun pa rin yun. Huwag tayong tatayo sa isang tao lang or sa grupo ng tao. Iba naman, magkakapatid. Ah, basta yung mga batid, mga galing yan. Pag iba, hindi na. Nung panahon naman nila, mga Gisalba naman daw, mga... Yung mga panahon ngayon, mga sambo naman. Hindi, okay. Hindi tayo makikisabay doon. Amen? Okay. So, pero number five, sabi dito, howbeit we speak wisdom among them that are perfect. Ito yung medyo nakakalito pag medyo inabasa mo, inintindi mo. Ano yung sabihin niyang we speak wisdom among them? Or howbeit, no? Ibig sabihin, subalit, kami ay nagsasalita doon sa mga perfect. So obviously walang perfect, nobody's perfect. Pero ito yung mga matured. Okay, yan ang sinasabi niya dyan. So mamaya tayo sa second part. So isabi lang dyan, ang magandang speech pala, not mere rhetoric, dapat expect mo na hindi makukuha ng iba. Yun ang gusto ko sabihin dito. Kaya ang point natin, not merely for general education. Ganyan po yung style ng iba kasi alam nila ganito. Yung iba dyan, hindi makakaintindi yung iba dyan, medyo hindi edukado yung iba dyan, hindi makakarelate yung iba dyan. So ang gusto nila lagi, para mas maraming tao makinig, sumikat, ang gagawin nila, ang expectation nila, yung salita ng Diyos, kailangan, ano nga, sabi nga nila, sugar coat, ibig sabihin, para malunok ng iba, bababawan mo, basto, kasi napakalalim mo na masyado eh. Pero hindi nila alam, minsan ganun talaga eh. Minsan may mga bagay na, para sabi sa Hebrews, may mga meat of the word. So hayaan mo yung ibang di makaintindi, pero i-preach mo pa rin yung meat. Sabihin yung karne, ibig sabihin yung importante, medyo malalim. Amen? Kaya ang point dito, not merely for general education, kasi ganyan iba eh. Hindi natin maintindihan yan. Yung alam nyo ba yung NIV, tsaka kaya nagkaroon ng mga ganyang, ano, yun mismo ang kanilang, ano eh, bentahe. Sabi nila, hindi maintindihan yung King James, ang hirap intindihin yan eh. Kaya gagawa tayo ng bagong Bible na maintindihan ng lahat. Clap, clap. Oh, yun, nabili nga yung Bible na, pero hindi na binabasa. Yun ang sabi sa research. Binibili lang, pinaniregalo. Kasi inaano ng mga false teacher, kahit Katoliko, gusto NIV. Hindi okay na, di ba? Ayaw na sa King James. Binabasa ba? So gusto ko lang sabihin dito sa point number 5, minsan talagang di makukuha ng iba yan. Amen? Kailangan nilang mag-mature pa. Later, kung sila yung na-stuck talaga, na nakikinig, maintindihan nila, lalo sila mag-uyo. Dati na pinipreach yan, ngayon ko lang naintindihan. No? Ganun talaga. Yung sinasabi ni Paul din dito, mga malalalim palalo tayo dito kasi history na ito sinasabi niya eh. Kung alam niyo yung history, lahat ba nakaintindi salita ng Diyos? Baka nagrebelde eh. Mamaya sabihin niya yung mystery dyan. Kaya sabi dito, mamaya number 6 yun. Pero dito, among them that are perfect. So kung gusto mo yung great speech mo, yung speech mo maging maayos, not mere rhetoric, targetin mo, hindi sa lahat. Address mo yung lahat, yung maintindihan nila, sure. Pero, tatargetin mo talaga dyan yung mga medyo meron na rin. Kaya kahit hindi na rin. Kaya tayo, ganun tayo dito. Binubuhos ko lahat dito. Hindi ako naghahanap ng opportunity na magsalita sa maraming ano, na hindi na makakaintindihan. Ulitin ko lahat sa kanila doon. Hindi ako makapag-preach ng ganito. Hindi tayo makapag-aral ng ganito. Kaya tayo maayos ang aral natin. Kasi grupo na tayo. Sabihin, lagi tayo nagkikita, nag-aaral sa group. As a church. Amen? Yeah. Unless hindi kayo umatid masyado, yun ang mahirap. Mahuhuli ka talaga. Hindi ko nakasalanan yun. Amen? Kaya lagi sinasabi sa inyo, atin na natin.
Number 6. Ito na po yung malalim, ha? Tsaka hanggang number 7, pinali na lang number 7. Pero number 6, kayo magbasa po sa verse 7. Ready, go. But we speak the wisdom of God in a mystery, given the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Alam niyo, tinatawag nilang common sense. Ano sabihin nun? Common, nasa lahat, sense, parang naiintindihan, no? Sinabi, pero sabi ng iba, ba't yung common sense hindi common? So, yung expectation natin, lahat meron, pero wala. And actually, you know, meron, pero ibig sabihin, hindi ginagamit kasi ng iba. So, gusto ko lang sabihin dito, may sinasabi daw na hidden wisdom. Again, ha, hindi tayo nakikisakay doon sa mga, alam nyo yung mga ginagawa ng mga Hudyo, yung mga esoteric religion, yung mga ginagawa nila. Kabila na nakakaalam nyo, hindi mo alam. Yung tayo ganito, in a way, hindi mo alam, pero pag nalaman mo, available sa'yo. Yun ang gusto ko sabihin. Ang Deuteronomy 29, ano sabihin doon? The secret things belong to the Lord, our God, but those things which be revealed belong to us and our children forever that we may do ang gusto ng Diyos, gawin natin. So may mga secret, pero ngayon lang yun. Ano mga bata ngayon, nag-aaral pa lang. May mga bagay silang di alam. Pero available sa kanila yun. Umaten, mag-aral, yan, yung Bible. Dito naman lahat eh. Hindi naman nabago to eh. Yung gusto ko malaman, basahin mo. So pero parang in a way, secret sa'yo kasi di mo pa alam. Pero pag na-reveal na yan, o sa'yo na yan, gamitin mo na sa maayos. So yun ang sinasabi dito ha. Kaya sinasabi, uy, may hidden wisdom pala. Yun ang gusto ko malaman. Di alam ng iba. Yung mga kulto, mahilig sa ganyan eh. Hidden wisdom. Si Paul lang nakakalam. Bakit yung mga dispensation, ganyan din eh. Alam nyo ba na may wisdom na kay Paul lang may nagsabi sa akin? Sabi, ah! Si Paul lang daw nakakalam. Itaas mo na si Paul. Ibig sabihin lang niya, hindi ganun karami nakalam. Kasi nga, hindi nag-aaral yung iba eh. Pero paano napasa kay Paul yan? Hindi yan secret na parang pinapanood niya sa pelikula na may susi na, oh, dito yung wisdom. Susi, ah, ako lang may wisdom na ganun. Hindi ganun. So kaya we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before. Ibig sabihin nito, tinataas niya lang yung salita ng Diyos. Na pwede natin malaman, unfortunately, iba hindi alam. Okay? Kaya ang point number 6, not mere knowledge. Ganyan ang magandang speech. So, yung iba naman, na-attack naman din dyan. Alam nyo ba? Kaya yung mga clickbait ngayon eh. Alam nyo ba? Uy, click ko nga ito kasi baka hindi ko alam eh. Diba? May mga bagay na maaaring hindi mo pala alam. Hindi click ka ngayon. Alam mo naman. At yung iba, mali. Pero ba't gusto mo i-click yun? Kaya alam mo ba? Yan. May mga style dyan. Again, hindi lagi masama, pero minsan, maganda rin na malaman natin hindi alam pag positive. Okay? So, ginagamit natin yan, even sa speech. Gusto natin, pag talaga namang alam, ato ng mga bata, alam nyo ba? Na, gusto natin ma-attract sila, ma-entice. Pero, hindi lang ganun. Yun ang gusto ko sabihin. So, hindi lahat ng wisdom ay pantay-pantay. Okay, medyo pagod na ako. Gusto mong malaman kung anong nasa outer space at ginagawa nila doon. Ano nyo ba? Gano'ng kainit, anong chemical nasa gano'ng kalayong galaxy? Gusto mo mong malaman? Bakit ko gusto malaman? Yun ang tanong. Pero ibang walang magawa sa oras nila. See, alamin nga natin. Ito nga yung Bible, dapat mong malaman eh. Parang gano'ng sinasabi ni Paul dito. Ang dami hindi nakakalam, kailangan malaman, pwedeng malaman, hindi, alam. Kaya dapat, yun ang alamin natin. At, kaya gusto ko sabihin yung not mere knowledge, kung maganda yung sinasabi mo talaga at yung speech mo, lalo tayo mga soluhin, kakatoka doon, tapos walang kwenta pala yung sasabi mo, para yung mga Jehovah's Witness dito. Tatanong mo na, kamusta po kayo? Ano ang problema nyo? Gusto mo matulungan kayo? So, iba naman, sabi ni Dea, itong si... Kasi pinapasok doon sila ng ano doon. Anong pinipresh nila? Paano maging masaya? Kayo naman, mukha naman hindi yung masaya. Diba? Mukha masaya ba sila? Mukha nga sila mga alipin na ewan doon eh. So walang saysay. Kaya tayo ngayon, ako dito,
Kaya napagod na ako, pero gusto ko pa rin magsalita kasi may silbi yung ginagawa ko. Amen? May sense. Importante ito, alam ko. Pag uwi nyo pa lang, sa akala ko, buti na lang, umatend ako, no? Ayoko talaga umatend, eh. Pero may mga bagay na minsan di mo makukuha, eh. Eh, alam nyo, kino-cover natin halos lahat ng gusto natin cover, tapos wala ka. Gusto ko ganun yung, ano nyo, matira sa inyo, matanim sa inyo. Hindi ako nagsasalita ng wala lang dito, parang pare. Parang mga momo na kinukuha nila yung mensahe nila sa kanilang propeta. Ano may face yung ngayon, prophet? O ito po, ay hindi na email, hindi na send. Anong gagawin mo nun? Hindi, sa kanila, organized naman sila doon. Pero pipis sila kung ano sabihin sa kanilang propeta nila. Dito, ako lang nag-iisip kung ano yung kailangan nyo. Amen? At pag-train nyo rin, sabi nga sa inyo, pwede kayo mag-suggest. So number one, not mere excellence, not excellent speech. Number two, intend to learn of the conversation also. Not mere enticing, not mere wisdom, not mere general objection. Number six, not mere knowledge. Okay? Expect natin yun na minsan may mga hindi tayo makukuha dito. Pero, kaya nga naka-record yan, wala tayong sinasabing bago dito. Importante yan, sana ma-entice tayong alamin yan, hindi yan basta-basta. O sabi dito, para natin malaman, ito pala yung importante point, no? Sabi dito, which none of the princes of this world knew. So ito mga sinasabi ko sa inyo, yung mga important, alam nyo yung prince. Ito yung mga ruler. At, alam nyo yung mga nasa posisyon, isa sa mga ginagawa nila, gusto nilang malaman lahat. Alam nyo ba yun? Sinabi sa Proverbs yan eh. Sino ba yun? Ibasa sa 25:2, sabi, go. It is the glory of God to conceal a thing, but the honor of kings is to search it out of the matter. Sabi nga nila, knowledge is power, lalo yung mga bagay na tinatago. Amen? Kaya tinago yan, may dahilan. Paano kumita ng malaki, mga ganun. Kaya huwag kayong maniniwala. I-share ko sa inyo kung paano kumita. Hindi. May nakatago doon. Sila yung ikita sa'yo. Ganun yun lang. Pero lalo na ito kahit yung mga sekreto kung ano-ano man yan. Yan ang sabi sa Bible, oh. Kaya yung mga may kapangyarihan, may pera, may resources, oh, i-research mo nga ito. Gusto kong malaman kung paano tatakbo yung makina sa tubig lang. Oh, sige. Eh, gusto ko talaga malaman, eh, ikaw din. Pero hindi mo alam na nagtutulungan kayo. May mga ganyan style yung mga yan. Kasi nga, gusto talaga nila malaman eh. May pera ka, may resources ka, may posisyon ka, magagawa nila yan hanggat maaari, hanggat kaya nila. Balik tayo sa ating text. Ba't di nila alam? Yun ang maganda dun eh. Nakita nyo ba yun? Dapat alam nila yung mga bagay na patungkol sa Diyos kasi kung gusto nilang malaman, malalaman nila. Pero hindi nila nalaman. Kaya ibig sabihin, gusto sabihin dito, yung mga dapat nalalaman nyo, sinasabi nyo sa iba, ganun siya ka-importante na even yung mga iba, gusto nilang malaman, di pala nilang malaman. Hindi dahil tinago natin, ha? Kasi sobrang importante niya, hindi siya pinagkakatiwala sa kahit sino. Yun ang term doon. Alam nyo ba yun? Kaya bakit hindi ligtas na tao ngayon lahat? Yung napaka-importante nun. Tanungin mo kahit yung napaka, mga leader na napakarami nilang member, paano kayo maliligtas? Sablay-sablay. Magtataka kayo. Ito yung pinag-importante, di ba? O ba di nyo alam? Kasi nag-start ng church nila eh. Hindi naman ligtas eh. Kaya ngayon, hindi pinagkatiwala sa church nila yung katotohanan. Ba't naman pagkakatiwala ng Diyos yung katotohanan sa kanila? Hindi nga sila ligtas. Mga rebelde nga yan eh. Natindihan nyo ba yun? Ganun din tayo ha. Kahit nasa church na tayo dito, iba, parehong preaching na pakinggan, yung isa hindi naintindihan. Kasi iba yung utak eh. Iniisip anong pagkain mamaya. Iniisip ano yung ano. Yung mga hindi kayo matututunan pag hindi kayo karapat-dapat. Amen? Amen. Kaya not mere na. Tapusin ko na. Last. Ito, buong ano to. Hanggang... Ito pala, yung another point doon, no? Gaano ka sikreto to? Sabi niya, ba't I have not seen, hindi to nakita, hindi to narinig, hindi to nalaman ng tao yung mga bagay na hinanda ng Diyos para sa kanila nagmamahal sa kanya. Ganun pala yun. Kaya siguraduhin nyo, mahal yung salita ng Diyos. Kasi yung mga bagay na importante pala, may gisikreto sa inyo. Hindi nyo alam.
ba't sila ganado-ganado mag-Bible, ako hindi? But may something silang alam na hindi ko alam eh. Ayan, ganun na nga talaga. Eh sana malaman mo rin yun. Amen? Okay. So yan. So last. So not mere knowledge, and then bigyan nyo na lang ako ilang minuto. Ito pala. But hindi nila naintindihan, pero ang Diyos, may nakalam ba? Eh, sobrang lalim, wala. Hindi, meron pa rin. Si mga bagay na, sabi dyan, but God that revealed them unto us. Nakita nyo yun, hindi nila naintindihan, kahit anong hanap nila, paano daw maligtas, ito ba yung ano? O sige, research mo, ito yung pera. O sige, hanapin mo. Anong libro yan, lahat ng libraries. Google mo, ano man yan. Pag-aralan mo lahat ng church, magpapaptize ka sa lahat ng church. Hindi pa rin maintindihan. Pero kasi yung pala, nire-reveal lang Diyos yun sa mga gusto niya na pakita sa kanila yun. Naintindihan niyo ba yung reveal? Na, alam niyo ba yung nasa dito? Sa loob ng, ano ko, mahiwagang blowwell? Hindi niyo alam, no? Eh, kung pakita ko sa inyo, alam niyo na. At paano? Yun ang maganda. Hindi, akit nga ako sa langit. Ano yung tinatago mo dyan? Hanapin, i-raid natin ang langit. Hindi mo kailangan eh. Nire-reveal niya yun sa pamamagitan na, nabagin natin kanina, Spirit. Alam nyo na, sino hindi nakikinig? Sa pamamagitan ng Spirit, ng Holy Spirit, ng Diyos, sa Spirito ng tao, doon yun mahahayag. Bakit daw? Kasi for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of, ang lalim naman nun, ang hugot naman. So alam ng tao yung hugot eh, pero minsan kapos eh, saka iba yung humuhugot eh. Kung dito ka humugot, okay. Ang lalim, kaya yan. Ano yung pinakamalalim ngayon na ano? Ano yung nakikita mo sa tubig, sa Tanana Strange? Mga weird na isda, yun na yun. Diba dito ka, dito kami magdig, amen? Dito ka magdig, aralin mo. At pag nireveal sa inyo ng Diyos yan, napakaganda. Kaya number, hindi pa tayo tapos. Bandang uli, sabihin dito, for what man knoweth the things of man? Patuloy lang po sinabi niya, paano nga may malalaman, sino pa nakakalam yan? Save the spirit of man which is in him. Sabi ko kanina, spirito ng Diyos, may spirit din sa'yo. I-reveal ang Diyos, spirit niya, spirit mo. Even so, the things of God knoweth no man, but the spirit of God. Wala na nakakalam yan. Pero ang channel niya pupunta yan sa spirito ng Diyos, spirit mo. Kaya kung patay spirit mo, di ka ligtas, wala. Abanggitin niya sa 14 namaya. Kaya sabi niya, now we have received not the spirit of the world. Nakita niyo yun? May spirit yun sa libutan. May spirit yun Diyos. Huwag kang mag-research sa mundo. Tanungin mo lahat ng tao. Paano maligtas? Ay, mga Hindu, basta mag-concentrate ka lang. Ah, okay. Eh, ikaw naman. Ah, basta. Magpakabait ka lang. Hindi mo siya makukuha doon. That we might know the things that are freely given of us to us of God. Eh, libre naman pala eh. Pero ang Diyos ang nagbigay. Tandaan mo yun, hindi lahat ng libre, maganda. Amen? Mga bata, yung mga anak nyo, baka may nagsunod nagbibigay naman nyo, baka may drugs na yun. Ganun din naman, mga libre education ngayon. Ay, libre yung Bible study, you're invited. Ay, ang ganda, Bible study, attend ka naman. Hindi lahat ng libre, okay. Sana ba ako? But ito na. Which things also we speak, not in the words of God's wisdom. Naalala nyo, kanina, binabalik lang. Sinasabi nyo ngayon, may mga natutunan tayo, pero tandaan nyo, hindi ginamitan niya ng galing ng tao. Kasi kung mga galing na tao ngayon, yan, mga lagad ng PhD, doon lang tayo pumunta. Huwag tayo kay Pastor Reyes, anong inaral mo? At ganun din kay Paul, anong alam niyan? Tsaka yung mga fisherman. But which the Holy Ghost teacheth compare spiritual things with spiritual. Mahaba pa po ito, kaya ang method of Bible study natin, ganito ginagawa natin, kung ano sinabi sa Bible, yun ang take natin. Eh, hindi sinabi nung napag-arala ng isang study at dalawang study at maraming study. Na actually, wala naman daw pala yung ano, kaluluwa tao. Doon ka pa maniniwala o spiritual things.
Sinabi sa Old Testament, meron yan. Konsensya mo, sabi, meron yan. Sabi ng New Testament, meron yan. Doon mo ikumpara. Okay, so ito na yung sikat na verse na malinaw. Bakit hindi nila maintindihan? Kasi ang tawag sa kanilang Bible, the natural man. Hindi naman yung sinabing animal sila. Eh. Man pa rin, pero natural. Hindi supernatural, hindi spiritual. Pag natural na tao, pinanganak, kumakain, dumudumi, tao yan. Walang problema doon. Pero pag andun lang siya, hindi pa siya ligtas, hindi niya makukuha, hindi niya matatanggap yung mga nanggagaling sa Diyos. Okay? Kaya huwag kayo magtaka iba, kalokohan niyang church, kalokohan niyang, eh, yun ang sinabi dito, talaga hindi mo maintindihan. Kasi, neither can they know because they're spiritually discerned. So, ang gagamitin mo, hindi lang basta utak, gagamitin mo yung spirito din ng Diyos. Nandindihan niyo ba yun? So, alam niyo na yan, may iba-ibang subject, pag math, yung rules of math, pag logic, rules of logic, pag physics, rule of physics, e pag spiritual, law of, hindi pwedeng ka, dapat iba rin yung pang-measure mo. Kaya sabi dyan, dapat una ligtas ka, and then, saka ka palang unti-unti, hindi rin agad-agad. Amen? Unti-unti. But he that is spiritual, judgeth all things, yet he himself is judge of no man. So, ang ganda, no? Ay, lusot siya, exempted. Hindi nga ibig sabihin lang nun. Katuloy siya sabi ko kanina pa, hindi niyo makukuha lahat, pero, hindi kita husga dahil hindi mo naintindihan kasi nga ang kalakaran niya, lack of term ako ah. Ang processing niya no yung kung paano nagwo-work 'yan, ikaw at ang Diyos. Okay, kaya hindi ko pwedeng sabihin ay si ano ilang taon na to dito. Hindi mo alam may ibang pinagdadaanan, baka may spiritual problem pa yan sa pamilya. So hindi ko ini-expect na makukuha mo agad-agad. Kaya yun lang sinasabi yung himself is judge of no man. Okay? Pero ngayon ikaw na nakakaalam niya sa Diyos, ikaw ba talagang nakikipag fellowship ka sa Diyos, sa salita niya? Ikaw na nakakaalam niya eh. So kayo yung mga, kaya iba po, ganito ha, yung ibang mga mabatang pastor, dinuhusgaan agad dyan eh. Kaya minsan nahugulan, iba saan ang galing niya, saan ang galing nalis siya, paano mga apostol ba? Paano nalaman niya? Hindi ko naman kilala yun. Di wala namang award yan sa aming School of the Parishes. Wala namang, sino ba yung mga fisherman? Nagulat sila. They have been with Jesus eh. Paano yan? So, ganun din tayo minsan. Kaya ako, inibigay ko lang yung best sa inyo. Hindi ko kayo inusga na ito. Huwag na ito. Huwag natin bigyan na ito. Panahon to. Huwag natin follow up. Kasi absent ng absent eh. Hindi ko rin alam. Baka, nagpaglabang ka pala doon. Amen? Yung iba dito, lagi yan dito. Kasi wala, convenient eh. Diba? Hindi rin ibig sabihin na sila yung mamumuna spiritually. Amen? So sana sumusunod pa kayo ha. Ako kinocompress ko sa oras lahat ng last, sabi kaya for who had known the mind of the Lord? Ba't sila tinatanong? Yun nga, wala namang makakapagsabi kung ano yung natututunan nyo kung hindi ang Panginoon tsaka kayo din. Kasi again, oo, takot na, natuto ka ba talaga? Kasi minsan sa pag-isalita, may mga cue dyan. Amen? Amen? O yun, amen. Naintindihan siguro yun. Kasi nag-amen eh. Minsan di rin. Kaya sabi dyan, sino ba nakakaalam? Walang nakakaalam. Ang utak ng Panginoon, ito yung last point natin, na pwede tayong instak ng Panginoon. Ang nakakaalam lang ang Panginoon sa ikaw. Ngayon, anong point natin dun? Ulit ha, number one, not mere excellent speech. Number two, also intend to learn from the conversation. Number three, not mere enticing, not mere wisdom, not mere general education, not mere knowledge, not mere sources. Eh, hindi basta-basta ang sources. Eh, basta may Bible. Eh, basta may Diyos naman. Ganyan lagi na, ano ba, ha? Pansinin nyo, basta may Diyos. Eh, kinausap ka ba? Oo. Ligtas ka na, sino nagsabi sa'yo? Ito yung preaching din natin last time. Do you have the mind of Christ? Paano ka na mangyayari yun? Pwede ba yung utak ni Jesus nasa utak mo rin? Pwede ba yun? Siyempre hindi, siya yun eh. Ikong shinare niya sa'yo. Para mga files. Ay, wala ako niya. I-share mo sa pinakopya. Kung ano yung pinakopya, yun na rin yung meron sa'yo. Eh, paglalo nga ang utak mo lagi, kaligtasan ng mga mahal sa buhay, mga tao, amen? Kabanalan, katalinuhan, yun ang inisip ng Panginoon, dinownload sa'yo, ano ka na? Ganun ka na rin. At yun ang ating
Gusto mangyari. Amen? Hindi yung basta, oh, basta lang, sarap yung magsalita, oh. Naka-record pa, naka-mic. Gusto ko rin yan. Saan mo kinuha yung ano mo? Yung sasabihin mo, yung tanong. So not mere sources dapat sa Diyos, kay Kristo mismo. Eh, paano nga malalaman yun? Unti-untiin mo lang ngayon, ginagawa nyo na ngayon, inaaral nyo. Amen? Kung inaaral nyo. Later, maniwala ko yung iba, nagugulat eh. Sino ba yan? Ano yung sabi nyo na sinabi ng Diyos? Hindi naman siya nag-aaral ako, nagturo pa ako. Eh, na sinabi sa Bible, malinaw eh. Hindi ka ba nahiya sa akin na ako 27 years na nag- Kasi pag-usapan, hindi! 27 years. Man's wisdom yan. Ayoko niyan. Amen? Pag malinaw salita ng Diyos, dito lang ako. Amen? Ang title natin? Not mere rhetoric. Not mere rhetoric. Huwag kayo makakontento sa rhetoric lang na maganda pakinggan, na parang maganda at parang okay. Huwag. Lagpas doon. Yung talagang gusto ng Diyos para sa atin. Amen? Let's pray, Lord. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Again, we pray na kami po, ang aming speech, Panginoon, ay maganda. Hindi dahil pinaganda lang in the surface, pinag-aralan yung mga magandang sabihin, mga phrases, mga catchphrase. Panginoon, naman na matindihan namin na ultimately, ang gusto namin pinahatid sa iba, una sa kaligtasan, Panginoon, pagligtas na, yung mga dakilang katotohanan niyo po, Lord, na napakarami. I pray na intindihan namin na gusto namin ito lahat, but minsan may mga hindi talaga nakaka-gets. So, pero kami bilang lingkod niyo, Panginoon, na tuloy lang, may mga paraan naman. Develop din namin mga skills kung paano kami po ay may effective speakers, all leader, at preacher, Panginoon. So, yun lang po, Lord. Again, unti-unti naman, nauturo yung mga bagay nito. Salamat po sa mga pagkakataon na ito nga po, binibigyan ng pagkakataon, oras at panahon at resources, Panginoon, nawa ay di kami sayangin, kami po yung magtiwala sa inyo, magtapat, mag-aaral, Panginoon, manalangin, hingin sa inyo to, Lord, at tanggapin din naman yung mga sinasabi nyo din naman sa amin, Panginoon. So lang po, again, pray for this church, Panginoon, kasi mga kabataan, bawat isa, Panginoon, na tatapat din sa inyo, Lord, gustong malaman ang inyong kalooban, nawa ay dinidemonstrate namin dito, Lord, ang Espiritu, Panginoon, makita namin dito na yun talaga yun. At hindi ito yung something na kinuha lang sa tao, kung sino nag-process niyan. Matagal yung sinabi na yan. Therefore, pag nakita namin, napatid namin na ganun pala talaga yun. I-recognize namin yung katotohanan na ito ay galing sa inyo. At yun lang po, Lord. As we always pray sa inyo, Panginoon. Every services, may matagumpay sa gintong bagay. And also, we pray, Panginoon, sa bawat isa na gaaral, nagtrabaho, Panginoon, preserve niya rin na buhayan, hindi po mga bata, Panginoon. May mga challenge din sa kanila, Panginoon. Mga kalokohan, Panginoon, tinuturo sa kanila na ma-recognize nila yung mga sinungalingan from the truth, Panginoon. So, itama nila yung priority nila. Tiwala nila una sa inyo, Lord. Maraming salamat sa mga binibigyan nyo rin outside of the church. But, nalaman naman namin yung priority, Panginoon. Kung sino yung better, yung best. And yung mga basura din may tapon. Pagpalaan nyo din po aming pagkakainin, Panginoon, maraming salamat. Mag-provide kayo lagi sa mga nag-isipag, Panginoon. Magkaroon kami ng maayos na fellowship, Panginoon. Salamat po dito. Ngayon pong magpala events sa mga gagawin pa natin for the rest of the day, soul winning, visitation, practice, Panginoon. Kailangan po lang kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen!